po sa lahat ng ating mga taga-panood. Inaanyahan po namin kayo ni Governor Hermogenes Zevdanes Jr. na pumunta po ng Zambales sa darating na March 19 to 24 para po makisaya po kayo sa gaganapin pong 13th Zambales Mango Festival. FYI is back with Mayor Caroline Parinas. Madam, ecological waste management. Hindi na daw kailangan ng basurero dito sa kabuuan ng San Felipe. Paano po nyo ina-adapt ito? Maraming salamat, Ka Willy, at binanggit niyo po yung tungkol sa ecological solid waste management namin dito sa San Felipe. Isa po talaga yan sa, kumbaga, centerpiece program namin dito sa aming bayan. Kasi naniniwala tayo na lahat po talaga ay nauugat sa magandang pamamalakad ng pamamaraan ng pagbabasura. Pagdating po sa climate change adaptation, iwas baha, pag po iwas basura. Maraming panahon, maraming beses sa iba't ibang lugar na kaya po binabaha ay dahil nagkakabarabara ang basura sa mga drainage canals o mga waterways. Pangalawa, naniniwala na naman po tayo na pag walang basura, iwas din po sa sakit, menos sa gastos, mas malaki ang kita, mas ma-enjoy ng pamilya para po maipaglaanan ang pagkain. Okay, how about yung ating pong irrigation system? Meron ba kayong mga kapikapirasong problema para malaman na ni administrator ng GEL kung dapat silang tumulong karakaraka dito po sa San Felipe? Ako, Kuya Willy, thank you very much din at binanggit nyo ang tungkol sa irrigation. Isa po yan talaga sa pangarap ng mga magsasaka at ng buong bayan na rin po ng San Felipe. Kahit pa paano, nagpapasalamat din po tayo sa ating mahal na kalihim, Secretary Alcala, at sa ating governor. At nasimulan po ang irrigation system para sa bayan ng San Felipe. Kanya lang po siguro ang coverage o kaya ang mabibenepisyuhan nitong irrigation na nasimulan ay halos maliit lang na porsyento ng ating pong mga sakahan. Kaya syempre umaapila po tayo sa tulong talaga ng ating national government insofar as yung laki ng gugulin para po maipatupad ang isang maayos na sistema at talagang malaganap na sistema ng irigasyon para po mabiyayaan naman lahat ng sakahan ng ating mga magsasaka. Total, papunta na tayo sa ibang parte. Sa pangangailangan sa Department of Agriculture, kailangan ba ninyo ng mga sapat na seedlings na pwede natin hingi na tulong sa ating pong Department of Agriculture? Opo, Kuya Willy, alam naman natin na ang San Felipe isa rin po sa seryosong nasalanta ng Mount Pinatubo eruption. At hanggang sa ngayon, nararamdaman pa rin natin yung epekto ng pagputok ng bulkan, pagtapon nito ng lahar sa ating mga farmlands. At syempre, Kuya Willy, nawala po yung fertility level ng ating mga sakahan. Kaya humihiling talaga kami ng tulong na yung inaasahan namin na yield o yung pong kita o yung kayang ani para po sa mga ordinaryong seedlings, talaga kailangan namin suportahan ang mga magsasaka, dagdag po na certified seeds talaga para po sa kanila. Dahil kung minsan yung naitanim, kulang po sa naiaani. Okay. At naniniwala ko, nanonood ang aking partner, si Aga Partilista Nicanor Nicky Briones, at tulungan natin itong San Felipe para mapunan natin mga seedlings, irrigation, and so on and so forth. Madam, kanina ginanap yung ating kababaihan man ba? O can you explain further ano po itong naging kabuuan ng ating event nitong araw nito? Ngayong araw na to ay kick-off po ng ating celebrasyon ng Women's Month. Ito po ay isang pamamaraan una para ipagbigay alam, isigaw kung ano'y napakahalagang papel na dapat gampanan naming mga kababaihan, especially po sa pagpapaunlad ng ating komunidad. Sabi nga nila, the important role of women in nation building. Ikalawa ay ginawa din namin ang isang parada para pagpapaalala sa mga kababaihan na pangalagaan ang kanilang kalusugan. So may walking po tayo hanggang sa ehersisyo. Lahat po ito ay pagpapaalala na kung hindi alagaan ng kababaihan, sa dami-dami ng kanilang papel na ginagampanan, ang kanilang kalusugan ay napakahirap po na ang ilaw ng tahanan ang magkasakit. At syempre, ito na rin po ay pamamaraan para din po ipalaganap yung mga karapatan din ng mga kababaihan.
Kaya nga po may kaunti din pong lecture para sa mga kababaihan tungkol po sa mga karapatan sa ilalim po ng tinatawag na VAWSI o yung pong batas patungkol sa violence against women and children. Yeah. At the same time, nagkaroon tayo ng maikling pagpupulong para sa pre-training natin itong massage therapy. Ano po ang masasabi ninyo para sa ating mga kababaihan? Kuya Willie, nagpapasalamat din po talaga tayo dahil siyempre, gaya nga ng lagi nating binabanggit, napakadami ng papel na ginagampanan ng kababaihan. Masama man ito yung kanilang papel sa kusina, papel para sa asawa, papel para sa anak. Pero siyempre, inaasahan talaga ang kababaihan na tumulong rin pagdating sa pagdagdag ng panggastusin para po sa pamilya nila. Kaya buong puso po ang pasasalamat namin dito po sa GIS Institute dahil po nagbigay sila ng libreng pagsasanay on massage therapy para po sa mga kababaihan po. At hindi lang kababaihan, pati mga kalalakihan po ng aming pong bayan. Maraming rin salamat, madam. Dahil sa pakipag-ugnayan po namin sa inyo, ito yung maluwalhati ninyong tinanggap. Pero another question, paano nangyari na mukhang umunlad ngayon ang munisipyo ng San Felipe na dati-dati itong ating agri office makikita natin kabulok-bulok ngayon po napakaganda na. Malaki ba ang income ng San Felipe para mapaganda na ninyo itong ating munisipyo? Alam niyo po, Kuya Willie, sa totoo lang, kami po ay fourth class municipality. Hindi po gaanong kalakihan ng income, pero ang kakaiba po sa San Felipe ay pagdating po sa programa, nandyan na rin po siguro yung attitude ng mga San Felipe. Kahit papaano ay na-build po natin yung attitude of caring, unity, and loyalty. Kasi wala naman isang bagay na magagawa kung wala po yung pagmamalasakit, wala po yung pakikiisa. Higit sa lahat, kailangan talaga katapatan sa pagtulong sa bayan. At wala namang ibang nagmamayari ng aming bayan kung hindi kami pong mga taga San Felipe. At yan po siguro yung isang bagay na iko-comment ko po ang lahat ng San Filipinian sa bawat programa. Nandyan po sila umaalalay, naniniwala at sumusuporta. Ngayon, napag-usapan po natin agrikultura para sa matiwasay at murang pagkain, masaganang pagkainan. Napag-usapan natin ang health, education. What is your two major plan for the betterment of San Felipe sa kabuuan? Our major plans will always be on food sufficiency kasi yan po talaga ang bumubuhay ng pamilya. Patuloy pa rin natin na siseryosohin ang mga programang pang-agrikultura, kasanayan po ng mga farmers, dagdag kaalaman sa mga farmers para nang sa ganon ay sila mismo ang teknisyan ng kanilang sakahan para masigurado na maganda ang kanilang ani. At syempre ikalawa, yung ating pong pagbibigay halaga sa ating pong mga kabataan. Pag sinabi natin kabataan, nandyan po ang suporta para sa edukasyon. Sa tulong po ng ating mahal na Governor Evdane, nadadagdagan po ang magagandang classroom. Sa pag-alalay din po ng ating mahal na Vice Governor Lakbain, ay nabibigyan din po ng dagdag kasanayan ang ating mga mag-aaral. At sa tulong na rin po ng suporta ng ating mga mamamayan, ay nakakapagbigay din po tayo ng dagdag pang pagpapatayo ng gusali ng school buildings. At syempre, ang ikalawa na napakahalaga ay yung may kinalaman po talaga sa kalusugan. Pag sinabing kalusugan, nandiyan na yung pangangalaga ng tamang pagbabasura, nandiyan na rin po yung advocacy natin on health and wellness, nandiyan na rin po yung information campaign para po sa maayos na kalinisan ng ating nilalanghap na hangin, kaya yung ating suporta sa Clean Air Act at no smoking especially around school premises at sa lahat po ng government compounds. Wala lahat yan kung hindi natin gagawin ngayon, hindi natin aagapan ngayon, action ngayon, agapan, para ang suliranin ay maiwasan. Parang aga party list, ano po? Yun naman ang gusto natin yakapan. Yakapin, yung maagap sa aksyon. Ayan. So, aga party list, agapin natin yan. Asistahan po natin, tulungan at suportahan ang aga party list. Maraming salamat din po, Kuya Willie. Sana mabusog muna naman ako ng langgulisan. Areglado po, may dagdag pang chicharon. Yeah. Ibig natin pasalamatan ang buong San Felipe. Siyempre,
sa pakikipagtulungan at pagmamahal na ibinigay sa atin ni Mayor Caroline Parinas at yung ating tourism officer, si Mr. Alan Cabada. At sa lahat po ng Kabuuan. Ito po ang inyong lingkod, Mayor Carol Falinas. Nagpapasalamat sa inyo pong panonood ng FYI for your information.